At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Encantado, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Hindi na pakiusapan ni Philip si Chris. Ipinahuli ang mga driver nila. Dahil sa nangyari, ay napilitang maghanap ng ibang trabaho ang mga driver at iniwan sila ni Philip. Isang araw, nakakita si Chris ng isang matandang lalaki nakasakay sa lumang sasakyan. Hinuli niya at kinuha ang nasa loob ng nagmamakaawang matanda. Pero hindi pinakinggan at ebidenta dahil ginto at diamante pala yun. Isang araw, nasa lubong na naman ni Chris ang may huwagang matanda na yun na may tulak-tulak na pedika. Pilit uling kinuha dahil ang alam niya ginto na naman yun at inuwi sa bahay nila. Minsan ay... Dito ko nakikita ng umusan ng pedicab na yun. Nasaan na kaya? Bakit biglang nawala? Hahanapin ko yun. Hindi pwedeng wala. Kayamanan yun. Hindi ko titigilan at hindi ko mahanap ang pedicab na yun. Ayun. Ayun pala. Nahanap ko na. Kukunin kong laman at ibebenta ko. Tiyak, ginto at diamante na naman. Ha? Ano ito? Dabuha lang nila lang. Sasagpangin ako! Sasagpangin ako! Yeah! Ah! 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 Naputo lang aking dalawang kamay at isang paa. Kakainin na ako ng dambuhalang ito. Ah! Kakainin na niya ako. Tulong! Tulungan niyo ako. Kakainin na ako ng dambuhala. Ah! Tulungan niyo ako. Kuya, ano nangyayari sa'yo? Kuya! Susan. Kuya. Napakasamang panaginip. Nanaginip ko na naman. Masamang panaginip na naman yan. Nababangungot ka na. Oh, Susan. Napakasamang panaginip. Akala ko totoo na. Panaginip lang pala. Kuya, itigil mo na yung masamang ginagawa mo. Baka sa panaginip sila gaganti sa'yo. Gaganti mo ang taong inagrabyado mo. Babangungutin ka. Mamamatay ka. Susan. Ko. Mabuti na lang at nagpunta ka rito, Leslie. Kung wala kang gagawin, tulungan mo akong magluto ng ihahanda sa kaarawan ni Philip, ha? Aha. Opo, Aling Suring. Wala na po akong gagawin sa bahay. Tutulungan ko na lang po kayo. Ay, salamat. Nako, kapag nalaman ni Philip na tinutulungan mo ako sa pagluluto, ay nako, matutuwa yun. Ano bang ihahanda natin sa birthday niya? Eh, sabi sa akin, magsisigang daw ako ng isdang tabang dahil dito raw siya manananghalian kasama ang amo niya. Ganun po ba? Sige po, tutulungan ko na po kayo. Ako na po ang magkakaliskis sa isda at ibang sangkap. Sige,
At ako na may kukuha ng bunga ng sampalok. Dito ka lang, ha? Opo, Aling Suring. Ayun na si Aling Suring. Ay, sana magtapat na ang Philip na yun. Talagang hindi ko siya pahirapan eh. Sasagutin ko naman siya kaagad. Dahil may pagtingin din ako sa kanya. Aling Suring. Aling Suring, bakit po? Anong nangyari sa inyo? Ay, Leslie. Ay, nako. May nakita akong dambuhalang nilalang. Dambuhalang nilalang? Saan po ang sinasabi ninyo? Nasaan po? Ayan. Diyan ko nakita. Ayan, tingnan mo. Nako. Hindi po dambuhalang nilalang ang Aling Suring. Ito yung dahon ng saging. Pero nakita kong gumagalaw yan kanina. May dambuhalang nilalang dito. Aling Suring, wala pong dambuhalang nilalang dito. Ang mabuti pa, ako na lang po ang kukuha ng dahon ng madunggay para makapagluto na po tayo ng kinola. Ay, nakapagtataka. Kitang-kita ko ang itsura ng nilalang na yon. Pero, nasaan na? Bakit biglang nawala? Nasaan? Happy birthday, Philip. Maraming salamat po, Ma'am Aurora. Mamaya po, inaanyayan ko po kayong pumunta sa bahay para sa munting salo-salo. Oo, dapat. Hindi pa kami kasi nakakapuntaan ni Bilhead sa bahay niyo. Eh, sige po, doon na lang po tayo mananghalian. Dahil sinabi ko kay inay na magluto sila ng sinigang na isdang tabang. Ano po yung narinig ko? Sinigang na isdang tabang? Nasaan? Ay, dako. Wala pang sinigang na isdang tabang. Kundi magluluto pa lang ang nanay ni Philip. Doon daw tayo mananangalian sa bahay nila mamaya. Wow! Matagal nang hindi ako nakakapag-ulam ng sinigang na isdang tabang. Paborito ko yun! Mamaya, makakapag-ulam ka na uli ng sinigang na isdang tabang. Masarap magluto ng sinigang sinay. Kuya, happy birthday ah! Hinalikan niya ako. Parang biglang nahulog kagad ang loob ko sa kanya. Oh, bakit parang natulala ka dyan? Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi naman ako matakaw eh. Huwag ka nang lalayo, Bilen. Maaga tayong pupunta sa bahay nila, Philip. Opo, Mama. Kumingay. Baka may makakita sa atin. Halika. Tulungan kong maglakas supot ng mga ito. Halika. Bakit? Ano ba yan, kuya? Mga basura yan ah. Anong basura ang sinasabi mo? Tingnan mo nga. Ayan o. Ha? Kumikinang? Kuya, ginto at diamante? Totoo bang ginto at diamante ang mga ito, kuya? Oo, Susan. Malaking pera naman ito. Madadagdagan na naman ang pera ko. Teka kuya, saan mo nakuha ang ginto at diamante na to? Saan? Kinuha ko sa isang matandang mga ngalakal. Kuya, malaking halaga nito. Ang dami pala. Oo, Susan. Mayaman na ako. Mayaman na ako. Kaya lang kuya, inagaw mo lang ito ano? Chuck, galit na galit sa iyo ang matandang inagawan mo. Hindi magagalit yun. Hindi alam mo ginto at diamante ang laman ng pedikap na ito. Kaya samahan mo akong magsalin sa ako at ibabalik ko sa kanya itong pedikap. Sige. Ha? Kuya! Kuya! Oh, bakit? Eh,
Kuya, parang napansin ko na may buntot ng kakaibang dambuhalang nilalang. Anong buntot ng dambuhalang nilalang na sinasabi mo? Wala. Ginto, diamante lahat ng laman ng ito. Eh, sige na. Tulungan mo akong magsalin sa sako para maisaulo ko na sa matandang yan itong pedigap niya. At kapag natyambahan ko na naman siya na may laman ng pedigap na ito, aagawin ko na naman sa kuya, kanya. Talagang may dambuhalang nilalang sa pedigap! Susan! Sandali lang! Huwag mo kong iwan dito! Susan! Ano bang nangyari sa babae yan? Sinabi niyang may nabuhalang nilalang sa pedigap. Samantalang puro ginto at diamante ang laman. Naka, ako lang mag-isang magsasalis sa ako para maisa uli ko na ang pedigap nito sa matanda. Sa palengke ngayon, halos hindi mahulugan ng karayom sa dami ng tao. Ha? Sino kayang sinasabi nilang dambuhala? Madalas kong marinig sa mga tindera tuwing namamalengke ako. Sino kayang dambuhala ang sinasabi nila? Sino? Si Kuyang Parating! Siya ang sinasabi nilang dambuhala! Nakakahiya ka, Kuya! Binansagan ka ng dambuhala dahil sa pangungutong mo! Kanino pa rin dito, ha? Bakit lumagpas kayo sa linya? Ha? Ito! Tambakan dito! Ayan! Titigas kasi ng ulo ninyo, eh! Eh, kukumpliskan namin ang mga paninda ninyo. Oh, doon nyo na kunin sa opisina. Dinakos, okay. Kunin lahat ng mga paninda niya. Move! Sobra ka na, Kuya. Wala kang awa. Ikinahihiya kita. Ikinahihiya kita. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. At pagpasensyahan nyo ng inenda ni Inay at ni Leslie. Mm. Ang sarap talaga ng sinigang na isdang tabang. Ayan, Leslie. Nagustuhan nila yung niluto nating sinigang na isdang tabang. Nagustuhan ng amo ni Philip at ng anak niyang dalaga. Sige lang. Kumain ka na rin, Kuya Philip. Oh, sige. Sandali lang, ha. Susubuan kita, ah. Mm. Ang sarap ng luto ng inay at ni Leslie, di ba? Ha? Sinubuan ng babae yun si Philip? Ang lambing-lambing niya sa kanya. Hindi ko kayang bugustan ang paglalambingan ng babae yun. At saka si Philip, lalayo na ako. Leslie, saan ka pupunta? Halika, kumain ka na rin. Busog pa po ako, Aling Suring. Sige po, puwin na lang po ako sa bahay. Parang may unaw yan silang dalawa ng babaeng yun. Sasaktan ako. Ayun, sinubuan na naman niya si Philip. Gustong-gusto naman ni Philip. Hindi. Ayaw kong kumain ng dala mo, Kuya. Ha? Eh, bakit ayaw mo? Masarap ito, Susan.
Paborito mo to, di ba? Kuya, alam kong galing sa masama ang pinambili mo niyan. Kaya hindi ko ayang kainin. Ma, teka. Ano bang nangyayari sa'yo? Kinahihiya kita! Kinahihiya kita, kuya! Kinahihiya kita! Ano bang nangyayari? Bakit mo ko kinahihiya? Nandoon ako kanina sa palengke. At bago ka dumating, nagkukwentuhan ng mga tindera tungkol sa sinasabi nilang damuhala. Akala ko may gumagalang damuhala nila lang. Yun pala, ikaw ang sinasabi nilang damuhala, kuya. Dahil sa pangungutong mo sa kanila. Ikinahihiya kita. Ikinahihiya kita, kuya. Susan! Susan! Bumalik ka rito! Susan! Sige, bahala ka sa buhay mo! Susan, gabing-gabi na. Nasa labas ka pa ng bahay. Umuwi ka na. Baka machamban ka ng mga masamang loob. Gawan ka pa ng masama. Kuya Philip! Huh? Umiiyak ka? Bakit? May problema ka ba? Oo, oh, kuya. Malaki ang problema ko. At parang ayaw ko nang umuwi sa amin. Ha? Eh, bakit? Nag-away ba kayo ng Kuya Chris mo? Pinampal niya ako nang pinagsasabihan ko siya. Ikinahihiya ko siya! Ikinahihiya ko siya! Bakit mo naman nasabing ikinahihiya mo ang kuya mo? Lahat na lang napuntahan ko siyang pinag-uusapan. Sinabing damuhala raw siya. Ikinahihiya ko siya! Ayaw ko na umuwi sa amin! Ayaw ko pinis sana, kuya. Makikitulong na lang ako dito sa inyo, ha? Ha? Sige. Doon ka na lang sa kwarto ni Inay. Salamat, kuya. Sana ganyan din ang kuya. Sige. Halika na sa bahay para makapagpahinga ka na rin. Dahil malalim na ang gabi. Mabuti naman at natyambang kitang lumabas, Philip. Oh, pare Chris, tamang-tama at nakita kita. Eh, payong kapatid lang, pare. Magbago ka na sana, pare. Ano? Pinangangaralan mo ba? Samantalang ikaw may atraso sa akin. Tinalo mo ang kapatid ko. Kaya papatayin kita. Oh, Baril? Huwag, pare! Huwag! Huwag! Ano kaya ang mangyayari sa tagpong yun? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Encantado, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog,
Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.